So ayun mga kaibigan, magandang araw po mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Bueno mga kaibigan, ako po muli si Taong Gala at syempre, binabati po muna natin ang ating mga kapatid, mga ka-business, ka-papi. Ayan, kumusta po kayo? Ang ating pong reaction video ngayon mga kaibigan ay patungkol pa rin kay ka-business. At syempre, kung hindi pa po kayo nakapag-follow, please, isubscribe na po natin ka-business official. Ka-business official at isama na rin po natin si Papa Dens TV. Ang link po mga kaibigan ay nasa baba. So puntahan po natin at ipapakita ko rin sa inyo itong video ito, no? Doon po yung full video nito ay makikita rin po natin sa baba. Well, ano nga ba itong pag-uusapan natin? Ito po ay patungkol kay Ate Maylin. Bakit gusto mong makita si Kuya Ko? Ayun mga kaibigan, so dito nagkaroon ng masinsinang pag-uusap si ka-business at ito pong si Nanay Maylin. Batid natin mga kaibigan na si Nanay Maylin ay ito po yung tinutulungan ni ka-business, no? Mula po sa pagpapadyak ay inahon niya roon, binigyan ng tahanan, nilipat ng isang tahanan at binigyan ng kabuhayan. Kung kaya't mapapansin natin, nagbago na po talaga ang aura ni Nanay Maylin. Tuloy po tayo. Bakit gusto mong makita si Kuya Ko? Parang may hiyak si Happy Maylin. Ano ba may naiwan ba sa ano? Slide. So yun ang Happy Maylin ito ha. Mga ka-business ganito. Kami ni ate mo, ni Mrs. Ka-business, wala naman kaming tutol, no? Kung yun talaga ang tinitipok ng puso. Kasi sabi nga, yung pag-ibig ay hindi naman natin pwedeng diktahan. Bagaman meron tayong mga naging pag-uusap ng mga nakaraan, no? Na, ayun nga, yung patungkol kay Pong, dahil nga siya ay kasalukuyang nagpapagaling. Pero ganun pa man, sino pa naman kami para hadlangan kayo kung talagang kayo ay nag-iibigan? Ayun mga kaibigan, no? Okay. So, dito nga po sa usapang ito mga kapatid, ay kinumpirma mismo ni Ate Maylin ang kanyang damdamin para kay Bong. Diba? Sa akin lang, maliwanag, ano, Ate Maylin, correct me if I'm wrong, kung sawatagin mo kung ako'y mali ng akala. Kasi batay din sa iyong pahayag, sa kanyang iyong aktwasyon, nakikita ko na meron kang nararamdaman kay Kuya Bong. Tama ba ako ron? Ayun, inamin niya ho ni Ate Maylin na mayroon siyang nararamdaman para kay Bong. So mga kaibigan, dito po tatakbo ang ating reaksyon. Alam niyo po, hindi naman tutol. Wala namang masama sa nagmamahalan. Wala namang masama sa tinatawag na pagmamahal. At ito nga ho, inamin niya ho ni Ate Maylin na talagang may naramdaman siya kay Kuya Bong. Pero sa pagkakataong ito, medyo kakaiba. Alam niyo po kung bakit? Kasi si Ate Maylin ay mayroon din siyang pamilya. Mayroon siyang mga anak. Si Bong ay dumaan sa proseso ng pagbabago. Ang isa lang po sa iniisip ko at kinakatakot kasi baka magkaroon ng kumplekto sa mga darating na mga araw at ito ang mag-post muli sakaling ma-depress si Bong, balik siya sa dati. Yun yung iniiwasan. Pero nangako naman si Ate Maylin na aalagaan niya si Bong. Well, maganda. Magandang ano yan. Magandang assurance, no? Kasi sabi nga, pagmamahal. Pero isa pang factor na dapat din i-consider is kung mahal ni Ate Maylin si Bong,
ano naman ang damdamin ng kanyang mga anak? Kasi dapat i-considera din yun. Tatanggapin ba ng kanyang mga anak si Bong? Magiging maluwag din ba sa kanilang kalooban? Kasi sa sistemang ito, dapat isa-alang-alang ang lahat ng mga bagay. Baka kasi magiging masaya si Ate Maylene dahil makakapiling niya si Bong. Pero sa kabilang dako, maaaring magdulot din ito ng hidwaan sa kanilang pamilya patungo sa kanilang mga anak. Batid natin na sa pagkakataon ngayon, ninanamnam ni Ate Maylene yung pagbabagong nangyayari sa buhay niya. Kasi mula sa pagpapadya, nabigyan siya ng kaginhawaan dahil mayroon na po siyang tindahan at talagang nakita naman natin ang pagbabago, napakaganda. Dapat ay hindi masayang yung kasiyahan na nararamdaman ngayon ng kanyang pamilya. So itong mga bagay na ito ay dapat isa-alang-alang. Hindi masama ang pagmamahal, hindi masama ang umibig, pero sa ganitong pagkakataon, well, sabi ko nga, magiging kakaiba ito. Sa kwentong ito ay nagbigay ng assurance si Kabusiness na bibigyan niya ng pagkakataon na makadalaw o makasama sa pagdalaw itong si Nanay Maylene, no? So, very exciting itong pagkakataon ito. Ang isang katanungan is, ano yung magiging reaksyon ni Bong kung magkikita na sila? Sabi nga ni Kabusiness, ang ugali kasi ni Bong, kung sakali gusto niya, ay gusto niya, no? Pero yun nga po ang kailangan natin i-consider. At maging siguro sila Kabusiness at si Mrs. Kabusiness ay iniisip din yung mga konsiderasyon nila. Ayaw nilang makasakit ng damdamin ng bawat isa, kay Bong at saka kay Maylene. Ayaw nilang, sabi nga ni Kabusiness, ayaw niyang humadlang sa ganito. Pero although maganda yung posibleng kahinatnan, pero tulad ng sinabi natin, dapat ikonsidera ang mga taong nakapalibot sa kanila na nagmamahal. Ano rin ba ang magiging reaksyon ng pamilya ni Nanay Maylene? Ano ang reaksyon ng kanyang asawa? Kasi may asawa po siya. At hindi po natin maiwawaglit na ito po ang ama ng kanyang mga anak. Kumbaga mga kaibigan, hindi natin hahadlangan yung kaligayahan na nararamdaman ngayon ni Ate Maylene. Pero abangan natin kung ano ang magiging kasunod na kabanata rito. Kaya nga ho ang ating katanungan, si Ate Maylene na ba ang magiging kasama ni Kuya Bong sa hinaharap? Maganda sana, no? Maganda sana na maging partner sila dahil una, si Ate Maylene ay makakaunawa. Kailangan yung magiging partner kasi ni Bong yung makakaunawa sa kanyang pinagdaanan. Dahil yung proseso ng healing ay dapat tuloy-tuloy yan. Maganda rin sana dahil marunong dumiskarte si Ate Maylene. Pero ang punto lang dito, dapat ikonsidera yung mga nagmamahal sa kanya na nakapalibot. Yung kanyang mga anak at yung kanyang pamilya. Kayo mga kapatid, ano po ang comment ninyo? Comment down below lang po tayo at mahalaga po kayo sa video ito. Very exciting ang susunod na mga mangyayari and I'm very sure ang Kabusiness family ay puno ng pumapag-ibig na mga kwento sa susunod na mga darating. So ayun mga kaibigan, hanggang dito lang po muna itong ating quick reaction. At syempre sana po huwag nyo pong kalimutang i-follow si Kabusiness Official kung nais po ninyong masundan itong teleserye ng buhay ni Bong at ni Maylene. Ang malaking katanungan ay talagang ito na nga ba or magkakaroon pa ng mga pagbabago. Okay, so Miguel Love shoutout sa lahat ng ating mga kaibigan na sumusuporta din po sa atin. Katulad ng Team Ayuda Revive, Miguel Love shoutout to NSB Official. Ayan, Miguel Love shoutout to Ate Ligaya. Sa Time Bornibol, nandiyan po si Sirly, Admin Bornibol, Criselda Whitey, Kapangarap Vlog, Miguel Love shoutout. Nilo Magnaye, si Nel Motoblog, ang aking kababayan na Nilo Lizarum, miga love shout out kabayan. Of course, kasama natin ang ating tropa na sa Team Banana, si Tropang Raul, miga love shout out. Ang ating pong Team Budol, miga love shout out kay Boss Al, kay Imbi Survivor, kay Francia, Charms Joy,
at sa lahat ng mga bumubuo nito. Team Pima, Miga Love shoutout every Monday, kay Rakitera sa Taiwan, Barbie Moon, Boss Rapi Mapagmahal, Rems Arat, Miga Love shoutout sa lahat. Of course, kabinabati din natin ang ating Team Legit. Ayan, Cancelisti, The Shining Pilipina. Ayan, sa lahat po ng mga Team Legit. Ayan, Kabalbon. Kay Milo Sada, Miga Love shoutout dyan. At GM Official, Miga Love shoutout sa lahat po ng bumubuo ng Team Legit. Thank you so much. At sana po mga kaibigan ay patuloy po ninyong suportahan ang ating pong mga kaibigan. At syempre mga kaibigan, atin din pong binabati ang ating mga masusugid na mga followers and members sa ating pong channel na sina Dilatory Vlog, The Six Step Siblings, Malditang Pasaway, Normendap de Leon, Len Herakawi, Boss Rapi Mapagmahal, Roberto Rodriguez, Joe Deris, VKTV, Cancelisti, Juan Channel, Joselito Masibak, Renaldo Serafin TV, Swiss Pandi, Welver Machua, Clarita Di Mayuga, Triple A Motovlog, Onika Angel Teen, Grizel W, Bundok Tralala, Det Gonzales USA, Jocelyn Reños, Los Biminda Band, My Mother's Diary, Wandering TV, Amapba Almero. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta sa ating channel. Hanggang sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Gala. At kung sakali man ay hindi ka pa naka-follow sa akin, subscribe na. Of course, Miga Love shoutout sa ating nag-iisang June Sahai Bert, ang pambansang kalbo ng social media. Thank you so much. Hanggang sa muli mga kaibigan. Maraming salamat.